Yun, what's up? Makalungkot to, no? Sana namang NIT Game Review. So, in this vlog, malalaman nyo kung ano yung sasabihin natin regarding sa pag-giveaway natin. Okay? So, hindi naman ganun kalakihan, hindi naman din nung kaliit. Pero, swertihan lang, okay? On this video, re-reviewin natin si LeagueOfAncients.com. So, bakit ko siya re-reviewin? Ba't marami? Ba't ko sabi mo, Lokotoy, ba't mo pa ni-review yan sa damukmuk na nag-review niyan? Alam niyo kung bakit? Di ko alam. Kasi may nag-comment nito lagi, pa-review daw, pa-review daw, pa-review daw. Di ko alam kung endorser ba yon, promoter. So, ngayon, titignan natin tong Ancient, League of Ancients, no? So, ito siya, meron siyang features. Ayan, so, sali kayo sa kanilang Telegram, Discord, Facebook, Instagram, Twitter, tsaka YouTube. So, yan lang siya, League of Ancients, ayan. Hindi ko alam kung sinong kinopihan nito sa Dota or LOL. So, yan. So, coming soon pa si Google Play and then si App Store. So, siguro ang mauuna nito ay si PC. Okay? So, pag click mo yung gameplay, pumunta siya dito. So, kung titignan niyo yung map, para siyang Dota. Ayan. Platform is my only opinion, ha? Sa akin lang to. Huwag kayong magalit sa akin. Tinitignan ko lang. Para siyang Dota. Okay? So, engage in 5v5. Kasi maganda dito kasi 5v5 siya. And then, dito, di ko na rin ito babasahin, no? Basta ako nagra-dry ko yun ng MOBA, Dota, LOL, ML. Parang ganun lang siya. Wasakan lang kayo ng base. So, dash, isang Luminous, tsaka yung Dark Soul. Siguro ito yung Luminous, ito yung Dark Soul. Okay? So, si Lion Fist, aka si Udyr. Okay? So actually hindi na ako naglalaro ng League of Legends, matagal na. So kamukha siya ni Udyr. So ayan siya. Ito naman si Corki, Corki. Ayan si Corki, kamukha niya si Corki sa LoL din. Pa-comment lang kung ano. Tapos ito naman si parang ito parang si Ari na alam ko maraming tails 'yun eh. Ito kasi parang one lang. Okay, pero labas na tayo diyan. So, titignan ko naman din tong features nila. So, yung features nila, no? To be follow. Unahin muna natin to. Under siya ng Binance Smart Chain. Tapos, first free-to-play, play-to-earn, NFT, MOBA game. So, para sa akin, hindi siya first, no? Kasi nauna to eh, si Teta Narina. Ewan ko lang kung buhay pa to ha, pero kasi itong unang-unang naglagay na Tetan Arena is an esports gameplay. Ayan nga, free-to-play din to si Tetan. Ayan, and then play-to-earn din to si Tetan. Nalagay naman yan dito. Ayan, okay. So, ayoko lang na sinasabing first kasi may nauna naman eh. Diba? So, ayun lang. For me lang ha, opinion ko lang yun. Sa napansin ko lang agad kasi si Tetan, alam ko matagal-tagal na rin to si Tetan Arena. I know, free to earn. Tas play, ano, free to play din to si Tetan. Pero hindi ko pa to natatry si Tetan ha. I know, play for free now. Okay? So balik tayo dito. Ito yung League of Ancient coming soon daw. So hindi na natin lalagyan kasi maka-copyright tayo, or should I say maingay yung sounds kasi. Ayan, kung titignan nyo, para siyang Dota. Okay naman siya, pero yung gameplay hindi natin nalalaman yan. At tignan pa natin sa mga susunod na buwan kung ano mangyayari. So, siguro sinilagyan lang nila na first ever free-to-play MOBA kasi under siya ng Binance. Si Titan kasi is parang Cardia chain yata yun. So, NFT Marketplace. Ayan, si Udyr. Ito si Corki. Ito si Ash, or pero madaming basic naman kasi ang araw na yan eh. Okay, free to play. Yan ang maganda dito kahit mang rug pull to. Para sa akin, recommended na agad. Basta may nakita kayong free to play, play to earn. Pero kasi alam nyo naman, kapag free to play, play to earn, tas wala kayong investment, mahirap pa kayong kumita dito. Lamang yung mga nag-invest, siguro kasi maganda yung kanilang hero. Okay, yung key features nila, yun nga, NFT skin ownership, your hero skins are stored securely on the blockchain. O, yun yung sinasabi ko. Palagi ko lang ha. Hula ko lang. Wala kasi ako nakikitang white paper. So, napapansin ko lang yung base, lalakas yung character through skins. Pero, kung hindi kayo mag-invest, GG kayo sa may mga skin. Okay? Meron siyang marketplace, trade sell hero skin, or fuse them together to get greater rewards. Dito ako parang dito ako na-hype dito sa fuse them together.
NFT staking ay nga increase your LOA token yields by holding onto your NFT skins. So ang currency or yung para kayo kumita dito, para siya sa ano, NFT skin. Battle in out in yan ancient realm for free and earn LOA while doing it. So play and more, ayan nga play and more, ayan yung 5v5 si Luminous and Dark Soul. Ayan si Ari. Pero si Nicomani, ayan siya. So, Mili. So, hindi natin babasahin to kasi wala pa naman yung game. Oh, ito yung purpose or yung governance ng LOA token. Okay? Sa participation niya, join in every variety of special events. Tournament. Okay, Rapples. Ayan siya. So, ayan. Tapos, ito yung iniisip ko, yung gambling. Hindi ko na-intriga din ako sa gambling. Ano to, pustahan? Pag natalo yung team nyo, mawawalan kayo ng token. So, inisip ko lang yun, ha? Kasi nakalagay kasi gambling. Tapos, sa staking nga ng LOA, tapos in-game payment, use LOA tokens to make in-game purchases, gaining new hero skin, gaining new heroes, skins, or access to special events. Okay, governance. Roadmap nila, ito medyo kahit paano yung roadmap nila medyo maayos kasi Q4 tas 2021. So ano, kaya pala walang white paper kasi hindi pa siya nakacheck. Ngayon, website launch nila, ayan. So ngayon lang, fresh lang, ayun, ngayon lang araw. Time of recording, October 18, 9:41 p.m. So next nung si website, si private sale, tas si NFT sale, pre-sale, smart contract audit. So, wala sila nilagay, basta Q4 siya ng 2021. So, sa NFT Marketplace. So, sa beta game launch, medyo matagal-tagal pa to, ha. Milestone 6, Quarter 3, 2022. Sabay na dyan si private launch for esports players, Android Play Store Publishing, iOS, ayan. Kasi mas mahirap naman talaga kasi gumawa ng isang game. Ito naman yung parang supply nila is 1 billion. Ayan. Private sale nila, ayan. Play to earn nila maliit lang ng 25%. Yung staking 15%. Tapos liquidity 1%. Marketing, advisor, community, team token. So, okay. Yun lang. Basic lang naman. Wala naman masyadong kakaiba pa dito. Kasi wala ka naman din makikita sa kanilang ano. Sa heroes nila, onti pa lang din. Okay. So, tatanungin nyo ako recommended ko to. Ay, recommended to kasi nakarinig tayo ng salitang free to play, play to earn eh. Di pasok na agad yan sa banga. Pero nasa inyo pa rin ha kung gusto nyo maglaro dito and mag-invest dito. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung nakikita kong insight ngayong kalalabas lang ng bagong update nila sa kanilang website. Kasi the last time I checked this website, walang laman. So, ito na yung kanyang update. Updated na siya ngayong October 18. Okay, so yun lang. Ito ang aking nakikita dito, yun, napakaunti lang, no, kasi wala pa yung white paper. Tignan natin to, balikan natin kung may white paper na. Okay, mga kalokotoy, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay leagueofancients.com. Salamat po. Yun, kung natapos nyo yung video ko, or tinapos nyo yung video ko, or in-skip nyo yung video ko, and eh, bahala na kayo sa buhay ninyo. Okay, nandito na kasi tayo sa ending ng League of Ancients na vlog. Okay, so, kung nakikita nyo, nandito ako ngayon sa aking YouTube, YouTube platform or dito sa mismong webpage ko ng YouTube. Okay, so kung titignan nyo, nasa 2.78k subscribers na tayo ngayon. So, road to 3,000 na po tayo. So, ngayon, pag umabot tayo ng 3,000 subscribers, no, magkakaroon tayo ng cash giveaway. Pero as of the moment, hindi ko pa alam ang mechanics ng ating giveaway. Pero stay tuned lang kayo or mag-abang-abang muna kayo sa mga video natin. Malay nyo, sa mga video ko pala, nandun yung mechanics ng ating paano sumali sa ano, dito sa ating pag-giveaway. Cash. Ngayon na lang, maliit lang siya, pero kahit pa paano, tutulong tayo sa mga subscriber natin dyan, na mga kasama nyo na nanonood or tumatangkilik sa YouTube channel ko. Okay, yun lang po. Maraming salamat.